Naging sunod-sunuran siya, hanggang sa mahulog ang binata na gabi-gabing umaangkin sa kanya. Paano kung malaman ng binata na ginamit lang siya para maipaghigante ang magulang ng dalaga? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Amina, malambing ngunit pabulong na tawag ng kanyang papa na si Robert. Anak, gising, may sasabihin si papa. Nalimpungatan si Amina at nasilayan ng kanyang papa. Papa? Namamaos nitong sabi. Sumenyas ito upang hinaan ni Amina ang kanyang boses. Shhh! Ani nito at marahang na upo sa tabi ng kanyang anak. Amina, lower your voice. Bulong nito. Papa, niaantok pa po ako. Sambit nito habang kinukusot ang kanyang munting mga mata. Marahan din itong umupo at napatulala saglit dahil sa antok. Gabi po, Papa. Sleep pa tayo. Maktol nitong sabi. Mas lumapit si Robert at niyakap ang kanyang anak. Alam ko, gabi pa. Isang mahigpit na yakap ang ginawa ni Robert bago ito kumalas. Pero kasi anak, masyadong excited si Papa para mamaya. Kaya hindi ako makatulog. Kaya naisip kong maglaro tayo. Pero Papa, sleepy pa po ako. Ayaw ko pong mag-play. Nakapikit nitong sabi. Shhh! Senyas na to. Huwag kang maingay. Nag-start na kasi ang game. Team tayo ni Mama at Uncle Lucas. Po? Nagtatakang tanong ni Amina. Nginitian lang ito ng kanyang papa. Nakikita mo yon? Tinuro ni Robert ang isang painting na nakasabit hindi kalayuan sa kamang hinihigaan ni Amina. Tumango naman ang musmus na bata. Secret base natin yon. Para manalo tayo sa game, kailangan bantayan mo ang base natin para hindi makuha ng kalaban. Utos ng kanyang papa. Behave ka lang dapat doon. Kasi kapag nakita ka nila, matatalo tayo. Hindi natin makukuha yung prize. Isang malaking doll pa naman ang piniling prize ni Mama para sa'yo. Malaking doll po, Papa? Biglang nagningning ang mga mata ni Amina nang marinig ang premyo. Yung tumutunog po, Papa? Katulad ng mga dolls ko? Bulalas na to. Shh, lower your voice. Bulong nito. Kita na sa mga mata ni Amina ang pagiging interesado. Sorry anak, pero ito lang ang tanging paraan para maprotektahan kita. Game na tayo ha? Kinarga ni Robert ang anak ng marahan. Nang makarating na ito sa painting, inangat niya ito bahagya at pinapasok si Amina sa loob. Sa likod ng painting ay may isang sekretong cabinet kung saan kasyang kasya si Amina. Anak, nangingiyak nitong sabi. Behave ka lang ha. Huwag na huwag kang lalabas dito. Napatikim na si Robert upang pigilan ang kanyang mga luha sa pagpatak. Kung hindi, hindi natin makukuha yung prize. Ako o kaya si Uncle Lucas ang pwedeng kumuha sa'yo dito. Para hindi malaman ng ibang secret base natin ha. Alam kong magaling kang mag-play ng hide and seek. Sabi ni Robert, sabay haplos ng maliit na mukha ni Amina. Opo, Papa. Bulong na sabi ni Amina at prosigidong manalo. Kayo lang po ni Uncle Lucas. Masumiksik si Amina sa loob upang masiguradong hindi siya makikita ng iba. I love you, anak. Mahal na mahal ka ni Papa at Mama. Tatandaan mo yan. Sambit ni Robert. Unti-unti na itong lumayo sa painting at itinabing ang ilang upuan upang takpan ang maliit na siwang. Bago ito tuluyang makalayo, ay tinanaw nito ang painting at sinigurong hindi makikita ang kanyang pinakamamahal na anak sa kahit anong anggulo. Mahal na mahal ka namin, Amina.
Huwag na huwag mong kakalimutan. Habang tahimik na nagtatago si Amina mula sa siwang, ay nakikita nito ang kabuuan ng kwarto. Wow, ang galing naman ng secret base namin ni Papa. Nakikita ko sila pero hindi nila ako nakikita. Lalong nasabik ang musmus na bata. Samantala ay lumakad si Robert malapit sa kama ng kanyang asawang si Camila. Baka sa kanyang mukha ang pangamba. Ilang sandali pa at kinuha nito sa kanyang telepono at may tinawagan. Yes, may ire-report lang ako. Sambit nito sa kanyang kausap sa kabilang linya. Nauulinigan naman ni Camila ang kanyang asawa, kaya napabango nito. Papa? Sambit nito at umupo. Nasa kalagitnaan na sila ng pag-uusap at ang tanging narinig na nito ay papunta ng mga pulis sa kanilang kinaroroonan. Nakaramdam ng matinding kaba si Camila at hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Sakto naman na binaba ni Robert ang telepono, sabay bunot ng kanyang baril sa kabilang kamay. Nanlaki ang mga mata ni Camila at mas tumindi ang pangamba sa mga nangyayari. Camila, kailangan na nating maghanda. Maiksi nitong sabi. Paano si Amina? Sambit nito at mas humigpit ang hawak sa kamay ng asawa. Isang ngiti ang sinagot ni Robert at lumingaling ang sandali. Wala na tayong oras, Camila. Seryosong sabi ni Robert at sumenyas na tumayo na si Camila sa kama. Nakuha naman ito ni Camila at sumunod sa asawa. Inalalayan nito ni Robert papunta sa ilalim ng kama. Bago tuluyang umalis, ay sinilayan nito ang kanyang butihing asawa. Matatapos din tong lahat, Camila. Ani nito. Oo, sama-sama tayong aalis ni na Amina papuntang Australia. Magbabago na ang lahat pagkaalis natin dito. Isang mahigpit na hawak sa kamay ng kanyang asawa ang pinabao ni Camila. Matapos at tumindig na si Robert at pinakiramdaman ang buong paligid. Ilang segundo lang ang nakalipas at may namataan na itong mga armadong lalaki. Mahigpit ang hawak ni Robert sa kanyang baril at nagtago sa likod ng pinto. Ito na huling beses. Ba't nabayan niyo po kami? Dalangin ito at huminga ng malalim. Makaraan ay may pumasok na sa kwarto at agad niya naman itong binaril. Dahil sa ingay ng pagbagsak ng unang armadong pumasok sa kwarto, ay sumunod na ang iba. Walang humpay ang palitan ng putok. Walang nagpapatalo at pursigido ang mga armadong mapunterya si Robert. Hindi naman nagpatalo si Robert at nakipagsabayan ng putok sa mga armado. Nagawa nitong linlangin ang iba at nagtungo ang mga ito sa labas ng kwarto. Lubos ang kabang nararamdaman ni Camila habang naririnig ang putukan. Halos hindi na ito humihinga upang hindi mapansin ang mga armadong lalaki. Ngunit sa sobrang kaba ay hindi nito sinasadyang matabig ang laruang wand ni Amira. Umilaw ito at tumunog. Natataranta si Camila at hindi malaman kung paano ito pahihintuin. Dinaganan niya na lang ito upang hindi makapukaw ng pansin. Subalit hindi ito sapat upang matakpan ang ilaw ng wand. Narinig ito ng mga armado at dahil din sa ilaw ng wand ay napukaw na ng tuluyan ang atensyon ng mga ito. Tumahimik bigla ang paligid at maingat na kumikilos ang lahat. Lumapit ang isang lalaking may malaking pangangatawan at tadtad ng tattoo sa kama at sinilip ang ilalim nito. Huli ka! Sabi nito, sabay hinila si Camila palabas. Diyan ka lang pala nagtatago. Hindi umimik si Camila at sinamaan ng tingin ng armado kahit na nasasaktan na ito dahil sa pagkakahawak ng lalaki. Ang tapang mo naman! Nasaan ang anak niyo? Nasaan ang bata? Hiyaw nito kay Camila. Hindi lang ito pinansin ni Camila at hindi natinag sa pagtingin. Aba, matapang ka! Sinabunutan nito si Camila. Halos matanggal ang anit ni Camila sa pagkakasabunot ng lalaki. Subalit mas tumalim pa ang mga titig nito. Lalong napiko ng lalaki, kaya naman hinigpitan nito ang hawak sa braso ni Camila sa kakinaladkad. Robert! Hiyaw nito. Hawak ko ang asawa mo!
Hindi nagdalawang isip si Robert na magpakita sa mga armado. Huwag ang asawa ko! Matapang nitong sabi. Sumenyas ang lalaki sa kanyang mga kasama at agad nilang tinutukan si Robert. Wala ring pag-aalinlangan na binunot ng lalaki ang kanyang baril at itinutok naman ito kay Camila. Lalabas ka rin pala sa lungga mo. Pinahirapan mo pa kami. Gigil nitong sabi. Gusto nang paulanan ni Robert ng bala ang lalaki dahil sa ginawa nito sa kanyang asawa. Ngunit hindi maaari. Alam ni Robert na sa isang maling galaw lang ang kanyang gawin ay mapapahamak si Camila. Akong kailangan niyo, hindi ba? Huwag ang asawa ko. Sasama ako sa inyo ng matiwasay. Huwag niyong idamay ang asawa ko. Sigaw na sabi ni Robert. Titiklop ka rin pala. Ibaba mong baril mo, Robert. Ihagis mo papunta sa akin. Nakangising sabi ng lalaki. Labagman sa loob ni Robert ay maharan niyang binaba ang kanyang baril. Huwag! Hiyaw ng kanyang asawa. Ngunit kasabay nito ang isang putok ng baril. Sa harapan ni Robert ay pinuputokan ng kanyang asawa sa ulo. Camila! Hiyaw nito at biglang humigpit ang hawak niya sa kanyang baril. Walang habas niyang pinaulanan ng bala ang mga armado. Wala na itong pakialam kung tinatamaan na siya ng bala. Basta't ang kanyang tanging gusto ay maubos ang lahat ng tao sa kwartong iyon. Tumagal ang putukan ng ilang minuto. Ngunit dahil mag-isa lang si Robert at nalupig na ang galit ang kanyang puso, ay nakita na lang niya ang kanyang sarili na maraming tama at duguan. Sabay pa ang pagkaubos ng kanyang bala. Lahat ng to ay nasaksihan ng musmos na si Amina. Mula sa pagkahuli ng kanyang mahal na ina hanggang kung paano pinaulanan ng bala ang kanyang ama. Hindi nakakurap si Amina at panay ang agos ng luha sa kanyang mga mata. Nakatanaw lang ito mula sa painting at pinapanood ang mga nangyayari. Malinaw niyang nakita ang lahat, lalo na ang mga tatunang lalaking kumuha ng buhay ng kanyang mga magulang. Boss, hinalugog na namin ang buong bahay. Hindi talaga namin makita yung bata. Sambit ng isa sa mga armado. Nangilabot si Amina at gusto na niyang lumabas sa kanyang pinagtataguan. Pakiramdam nito ay nakikita siya ng mga armado. Kahit sa totoo ay hindi. Mga bulag ba kayo? Bata lang yung pinapahanap ko sa inyo. Hindi niyo pa mahanap? Gigil na sabi nito. Pero boss kasi. Pangangatwiran pa sana ng isa sa mga kasama nito. Walang pero-pero. Kahit lumusot pa kayo sa pinakamaliit na pinto sa loob ng bahay na to, gawin nyo. Utos ng lalaki. Paalis na sana ang kanyang mga tauhan nang bigla nilang narinig ang tunog ng sirena mula sa paparating na pulis. Nalintik ka na! Sambit nito. Napahinto ang lahat at napatingin sa lalaki. Sumibata tayo! Hiyaw ng lalaki at aktong lalabas na ng pinto. Pero boss, paano yung bata? Tanong naman ang isa. Boss, ako nang bahala sa bata. Mauna na kayo. Ani ng isa sa mga armado. Tinapik na lang ito ng lalaking maraming tato at saka tumakas. Habang nagkakagulo ang mga armado sa pagtakas, ang puso naman ni Amina ay tila gusto nang tumalon sa kanyang dibdib. Papa? Mama? Mahina nitong usal habang pinagmamasdan ang katawan ng kanyang mga magulang. Natatakot po ako. Papa? Mama? Sa kagustuhan nitong malapitan ng kanyang mga magulang, iniusad nito ang siwang upang makalabas. Ngunit biglang gumalaw ang nakahimlay na katawan ni Robert at nakikinikinita ang paggalaw ng painting. Alam nitong natatanaw siya ng kanyang anak. Amina, huwag kang lalabas. Anak, hindi pa oras. Nasilayan din ito ang kanyang asawang walang buhay. Masakit man sa dibdib ay alam ni Robert na kailangan niyang protektahan ng kanyang nag-iisang anak. Kahit naririnig na nito ang sirena mula sa labas, ay hindi ito kampante na maililigtas ng mga pulis ang kanyang anak. Bagkos ay mas nangangamba itong malalagay pa si Amina sa kapahamakan.
Kaya naman kahit na nag-aagaw buhay, ay pinilit na itong binato ang painting upang mapukaw ang pansin ni Amina. Hindi naman ito nabigo at huminto ang paggalaw ng painting, sinyalis na napansin ito ni Amina. Buong lakas itong itinaas ang kanyang kamay at iwinagayway ng bahagya. Nakuha naman kaagad ni Amina ang nais na ipahiwatig ng kanyang ama. Masakit man sa kanyang damdamin at hindi maintindihan ng mga nangyayari, ay hindi na ito lumabas sa kanyang pinagtataguan. Unti-unting nanlalabo ang paningin ni Robert. Sa huling pagkakataon ay sinulyo pa nito ang kanyang asawa matapos ay tinitigan naman ito ang painting kung saan nandoon ang kanyang anak. Amina, palagi mong tatandaan na mahal ka namin. Patawad. Sabay ng pagpikit ni Robert ay may nagbukas na pinto. Makalipas ang 12 taon. Okay po, Sir Ralph, here's your change. Then ito na po yung pinapagawa niyong dress for your girlfriend. Nakangiting sabi ng kahera. Gusto niyo po bang tignan? Pwede naman po nating i-unpack. Oh, no need. Alam ko namang maganda at nasa magandang condition tong dress. Kaya nga favorite namin tong shop niyo eh. Plus, ikaw pa talaga, Amina, ang personal na nag-handle ng lahat. Nothing to be worried about. Papuri ng customer. By the way, next month may aatenan kaming kasal. Magpapagawa sana kami ng suit, trousers, and other dress. And probably kasama ko ang friend ko. Ah, sure, sir. Schedule na po ba natin? Para po masabihan ko na po yung favorite niyong mananahi. Suhestyon naman ni Amina. I'll message you kapag maayos na namin ng girlfriend ko ang schedule namin. O sige na, I have to go. Sambit ng lalaki nang umalis. Agad naman itong nilapitan ni Simon, ang may-ari ng tailor shop. Alam mo bang sobrang pihikan ng customer natin yun? Mabuti na lang talaga at nandyan ka. Kung hindi, nako, sasakit na naman ang ulo ko sa mga gusto niyang ipagawa. Nagkataon lang po na nakuha ko kaagad ang kiliti nila. Pero at least alam ko pong naging solusyon ako sa problema niyo. Pagmamalaki ni Amina. Kaya, baka naman ano? Kahit ano? Hindi tinuloy ni Amina ang kanyang sasabihin. Napailing si Simon bago muling nagsalita. Nako, Amina, saka na kita tuturo ang manahe. Sayang ang maganda mong kamay kung gagamitin mo lang sa pananahe. Balingkinitan at maliliit pa naman yung mga kamay mo. Ang bagay dyan ay humawak ng ballpen at magbilang ng pera. Sir, nagmamakaawa nitong usal. Ay nako, Amina, sambit ni Simon. Sakto naman at may pumasok ng customer. May customer tayo, sige na asikasuhin mo na siya. Naisahan niyo na naman ako, sir. Sambit na sabi ni Amina at nagmamarcha ito palabas ng counter. Nagtatrabaho si Amina sa tailor shop ni Simon. Magiliw at biba si Amina. Kaya naman kinatutuwa siya ng mga customers ng shop. Mapalalaki man, babae, bata, o matanda ay agad nitong nahuhuli ang kiliti ng mga ito. Kung kaya't mula nang siyang tumao bilang kahera, ay lumakas lalo ang tailor shop ni Simon. Nais din kasi nitong matutong manahe, kaya panay ang kulit nito kay Simon upang siya ay turuan. Sadyang naaaliw kasi itong gumuhit ng mga damit at makikitang sinusuot ng iba. Amina, nagpa-appointment pa si Ralph? Tanong ni Simon. Opo sir, mamaya raw po. Darating kasi ang kasama ng kaibigan niya. Magpapagawa po ng damit. Tugon ni Amina. Nag-message kasi siya na hindi siya makakapunta. Pero yung kaibigan niya on the way na daw papunta rito. Paki-assess na lang siya. Utos ni Simon. Okay po sir, no problem. Tugon ni Amina. Ilang sandali pa ay may pumasok sa tailor shop, isang makisig na lalaki. Nasa pinto pa lang ito, ay agad na itong nakakuha ng atensyon galing sa iba nilang customer.
Agad naman itong dumiretso kay Amira na kasalukuyang nakapwesto sa counter. Hi! Presko nitong sabi. Yes? Sa unang pagkakataon ay lumabas kaagad ang pagkamataray ni Amira. Kung nabiganin nito ang Rosa pagdating kay Amira, ay tila bagyong papasok sa Pilipinas ang kanyang pakiramdam. Ngunit bukod doon ay may ibang kutob si Ermina sa lalaki. Ako nga palang friend ni Ralph. Sabi kasi niya maganda dito magpatahe ng suit at trousers. I want one. Sambit nito. Sumihal si Amina bago magsalita. Pre-made or made to order? Mataray nitong tanong. Pwede bang makita muna yung mga pre-made nyo? Let's see kung maganda talaga ang mga damit dito. Mas lumapit pa ang lalaki kay Amina. Kaya naman mas naalibadbara nito sa kausap. Tulad mo, nasa pinto pa lang ako ay nakita ko ng kagandahan mo. Puri nito. Shh! Anis nitong ani. Matagal ko nang alam na maganda ako. At inirapan ito ni Amina bago muling magsalita. This way po. Usal nito na may diin sa bawat salita, saka naglakad palayo sa lalaki. Napailing ang lalaki ngunit abuteng ang ngiti nito. Pasalamat ka, maganda ka. Sumunod naman ang lalaki kay Amina. Matapos makapamili ng damit na isisukat, ay dumiretso na ang lalaki sa fitting room na wala man lang paabiso kay Amina. Nakamasid lang si Amina at bakas ang pagtataka sa kanyang muka. Paano niya nalaman na doon ang fitting room namin? Naging customer na ba namin siya? Pero, sabi niya kanina titignan pa lang niya yung mga damit namin. Weird. Naputol ang pag-iisip ni Mina nang bigla siyang tawagin ni Simon upang humingi ng tulong sa isa nilang customer. Hanggang sa hindi na malaya ni Amina ang isang oras nang nakakalipas mula nang nagsukat ang lalaki. Napatingin ito sa kanyang relo at nagtaka. Kanina pa nagsukat yung lalaking yun na. Hindi pa ba siya tapos? Puntahan ko na kaya. At dahil hindi mapakali, ay sinundan niya ang lalaki. Kinatok nito ang pinto ng fitting room ng 3 beses. Sir, okay pa po ba kayo dyan? Tanong nito. Ngunit walang sumasagot sa loob. Nilamo na ata ng damit tong lalaking to. Inulit ni Amina ang pagkatok. Sir! Mas kinutuban si Amina. Lumakad ito pasulong at binuksan ng isang maliit na tukador malapit sa fitting room. Kinuha nito ang susi ng pinto. Hindi na rin kasi ito mapalagay at nangangamba na baka may masamang nangyari sa lalaki. Isusuksok na ni Amina ang susi nang bigla itong nagbukas. At sa hindi sinasadyang pagkakataon ay nabunggo nito ang lalaki at lumapat ang kanyang braso sa matipunong katawan nito. Ay, ang tigas at ang bango niya. Nagitla naman ang lalaki na makita si Amina ang may hawak na susi. Ngunit sa kabila nito, ay natawa ito sa itsura ni Amina. Hindi kasi ito makagalaw at nakadikit lang sa kanya. Ilang segundo rin sila na ganoong posisyon. Miss mo na ako? Maangas na tanong ng lalaki. Biglang lumayo si Amina at inayos ang sarili. Pulang-pula ito at hindi makatingin ng maayos sa lalaki. Ano kasi? Akala ko kung anong nangyayari sa'yo kaya... Hindi na makapagsalita si Amina dahil sa taranta. Marahang lumapit ang lalaki kay Amina. Habang lumalapit ang lalaki, ay umaatras naman si Amina. Hanggang sa wala na itong maatrasan dahil isang malaking wall mirror na pala ang kanyang nasa likuran. Nang dahil doon ay mas nataranta si Amina. Relax! Usal ang lalaki at itinuon ang kanyang palad sa salamin. Ako lang to! Sabi nito at kinurot ng bahagya ang ilong na Amina. Sabay ngiti na nakakaloko. Tila kamatis na ang buong mukha ni Amina na gustong gusto namang makita ng lalaki. Matapos ay lumayo na ang lalaki at muling nagsalita. Kukunin ko lahat ng to! Sambit ng lalaki at naglakad na palabas ng fitting room. Naiwang nakatulala si Amina, na mamawis ang kamay at mabilis ang tibok ng puso. Miss? Tawag ng lalaki.
Self-service ba ang payment dito sa shop nyo? Tanong nito. Doon palang bumalik sa ulirat si Amina. Aha? Ano po? This way po. Sambit nito at mabilis na naglakad papuntang counter. Mabilis na inihanda ni Amina ang lahat ng damit na kinuha ng lalaki. Ni huminga ay hindi ata ginawa ni Amina. Hindi rin ito makatingin sa lalaki ng diretso. Kaya naman may inatig ng lalaki si Amina. Miss, sabi ko naman sa'yo, relax ka lang. Ako lang to. Terence Rafael. Ani nito, sabay kindat at inabot ang kanyang kamay. Hindi lang ito iniimika ni Amina at tuloy lang sa pag-ayos ng mga damit. Napahiya ng bahagya si Terence, ngunit hindi ito nagpatinag sa katarayang taglay ni Amina. Oh, ito po. Anything else? Sarkastiko na tanong ni Amina kay Terence. Let me think. Ani ni Terence at humawak pa ito sa kanyang baba. Nanggigigil si Amina sa inis kaya napapahinga na lang ito ng malalim. Inis na siya oh. Asar ni Terence sabay tawa. Amina, kalma. Customer yan. Nakakahiya sa iba kung gagawa ka ng eksena. Natawa si Terence sa naging reaksyon ni Amina. Okay, last. Can I have your phone? Huh? Pagtataka ni Amina. Ang sabi ko, can I have your phone? Personal phone to be exact. Ulit na to. At bakit? Tinaasan ni Amina ang kilay sa Terence. Umisi si Terence at napatingin sa kanyang relo. Biglang nabago ang kanyang itsura at tila may naaalala. Look, I have no more time. Kung ayaw mong ibigay ang number mo, susunduin kita mamaya dito mismo sa shop niyo to have dinner. Kaya mamili ka. Cellphone mo? O susunduin kita mamaya? Seryosong tanong ni Terence. At doon na nga po nagtatapos ang kabanata isa. Sa susunod na kabanata, please comment down below kung sino sa tingin niyo ang may gawa sa sinapit ng mga magulang ni Amina. Paano mababago ni Terence ang buhay ni Amina? Magkakaroon kaya ng connection si Terence sa nakaraan ni Amina? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.